Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So, meron tayong re-reakan na video or videos. Diba? Una itong ano, nabwisit ako dito, men eh. Alam niyo yung mga tarsier sa Bohol? Yung ano, alam mo yung mga ignoranting vlogger? Hindi, ganito ano, bago nyo i-vlog ang isang bagay, mag-aral muna kayo doon sa vavlogin nyo or doon sa dapat nyong i-vlog. Kasi ito men, oh, napanood ko to, nabwisit ako dito eh. Sabi rin sa among gagmasan guys, oh. Ano? Sa iyo, may pusat. Pandasin eh. Bawal din ikas. Dili. Ito mo yung hawak niyo, higpit na higpit sa tarsier. Guys, kita me guys. Yeah. Miyak na yung tarsier eh. Ananay niya guys. Oh. Oh. Doa ka mo ka. Mga ignorante. Tangin ang to. Mga taga ano. Taga ibang planeta. Diba? Sa susunod magtatanga-tanga pagka nagbablog. Ako ano yung isa? Tapos kukunin pa yung isa. Ako ano. Hindi naman pusa yan, Mini. Okay lang sana kung pusa yan. Yung pusa kasi, domesticated yon. Itong mga to, nasa wild to eh. Tsaka ang tarsier, nai-stress yung mga yan. Na ano, pwede nila ikamatay yung ginagawa nyo. Sensitive yung mga tarsier. Research nyo, matagal ko na napanood yan eh. Saan ko ba napanood yan? Sa bawal nga ng ginugulat yan eh, yung mga yan eh. Tapos ginagawa nyo ganyan. Oh, ha? Smile, baby! Smile! Smile, baby! Smile! 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 Oh, see? Hello, guys! Paak niya? Ano? Mayayari ito tong ano, viral. Eh, punyeta po siya. Pinisil ang po siya. Sino ba itong mga vlogger na to? Sino ba itong mga vlogger na to? Guys, sige lang kao nila ani. Dari lang taman. Sa susunod na no, tatanga-tanga eh, nakakabwisit eh. Yun ang nakakabwisit na part, yung tatanga-tanga. Hindi nag-iisip. De, mamaya, hindi ko ini-stereotype kung ano man yung race nila. Baka mamaya sabihin nyo, galit na naman ako sa, ano ba, Bisaya ba yon? Or ano? Walang kinalaman doon, marami akong kaibigan Bisaya. Walang kinalaman doon ng pagiging Bisaya. Ang may kinalaman doon yung tatanga-tanga. Yung katangahan. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Tatanga-tanga! Inaano na nga yan eh. Pinapangalagaan na nga yung mga yan eh. Kasi endangered na yung mga yan, di ba? Tama yung ano, yung tarsier kasi, may stress yun. Sa Bohol yun siguro, no? Sa Bohol siya na ano. Ayun, no, nagsusuicide yung mga yan eh. Yung mga tarsier na yan eh. Ayun, no, 18 facts about the tarsier, suicidal monkey of the Philippines. Tarsier are now only found in Southeast Asia region. Tarsier is on the verge of extinction. Tarsier is named after its extremely long bone. One single tarsier eye weighs more than its brain. The tarsier's eyes cannot rotate within their eye socket. San dito yung ano? The tarsier suicide claim is correct. Tingnan natin yan ha. Pag nai-stress to mga to eh. The title of this post is not a myth. And sadly, tarsier suicide is part and parcel of their lives. They can get very anxious, particularly in captivity.
na ano to, na-stress to due to their nervous disposition. When stressed, they can smash their heads off a tree until they kill themselves. The sanctuary that I went to make sure people didn't get too close and left the flash of the camera. Kahit flash nga lang ng camera eh. Nai-stress yung mga yan. Di ba? Mga tanga talagang mga ignorante. Dapat nag-research muna sila. Alam mo, pwede nila ikamatay yan eh. Paano kung halimbawa yung gaganyanin nila ikumakain pala ng tao, no? Paghawak nila, ginasab yung kamay nila. Kasi hindi nila alam yung ginagawa nila, min eh. Diba? Parang let's say, halimbawa, first time mo makakita ng ganong hayop na akala mo, ano, yung let's say, first time mo makakita sa personal ng cobra, wala kang kaalam-alam, tapos tinuklaw ka, diba? Diyos ko naman tong mga taong to, ano ba? Anyway, proceed tayo doon sa next video. Nakaka-stress yun, ano? Nakaka-trigger? Okay, next video tayo. Ito ay drama, ano? Drama... Feeling ko drama. Feeling ko drama. Di ba? Magalit na kayo sa akin kung magalit, feeling ko drama. Pero yung message nung ano niya, I do agree. Yung message nung videos niya. Diba? Kung ito man ay drama, mahalaga yung message na ano. Napanood ko kasi ito kay Makagago. Gusto ko lang i-analyze kung totoo yung nangyayari dito, men. So ito ay yung si vlogger na ang name ay si Von Ordonia. Oh, panoorin natin to, men, ano. Di umano kasi daw yung engineer na pinagkatiwala niya yung 8 million niya ay naipangsugal yung pera. 'Di ba? So i-play natin to. Ano ulit? Engineer, totoo ha, yung totoo lang yung gusto kong marinig ha. Actually, itong ganito, men, pwede kang kasuhan dito ng anti-wiretapping law eh. Sa totoo lang. Ngayon, ang tanong, pwedeng hindi ka kasuhan kung, number one, nagpaalam ka na ire-record yung usapan nyo. Pero number two naman, sino naman bugok ang papayag na i-record yung usapan niya, mapapahiya ka sa buong Pilipinas? Diba? Kaya ito talaga, red flag ito eh, na ito ay drama lang eh. Engineer, ito tanong ko sa'yo, engineer. Nasa iyo pa ba ang budget na ibinigay namin? Totoo ba? Nasaan napunta? Naposta mo? Oo. Oh, tangin na. Engineer Wari. Engineer, ang bumbu. Alam mo naman kung gano'n namin kahirap kinita yung pera ngayon. Legit. Di ba? Tapos yung camera, ano? Sumusunod yung camera talaga eh, no? Oh, hindi. Ganun na yung ganun yung pinaramdam mo sa amin. Bigla kang nawala eh. No, cannot be reached ka. Nag-deactivate ka. Engineer, ba't mo sinira po? Oh, engineer. Dahil sa pera na yan. Engineer, alam mo ba hindi na ako ang kalapat mo dito ngayon? Napakadami. Naubos lahat, engineer? Pati yung mga project mo sa ibang kliyente mo, ubos? Patapos na, pero wala nang budget, di ba? Engineer... So dito sa, ano, dito sa narrative nila, ano, hindi lang pala siya yung na-scam, may ibang project pang tinutukoy, no?
na di umano na na-dispal ko din ng engineer yung pera. Bakit ko yung boss? May pa, may anak ka, may paparating ka na anak ko. Ako engineer na boss, so yung awa ko na lang, hindi na ako naawa sa sarili ko. Naawa ko sa desisyon na ginawa mo. So desisyon na awa eh, no? Hindi doon sa tao. Wala, all over the place yung ano, drama. Kasi it will forever change your life. Alam mo ba na possible ka pang makulong sa ginawa mo, engineer? Hindi, mali ba na lang kung ako, 8 million, nawala sa akin na 8 million? Magwawala ako niyan, min. Hindi ako ganyang kakalma. Pero mukha namang billionaire gang to, di ba? Tama ba? May grupo silang ganon. Baka namang barya lang sa kanya 8 million. Pero kung barya lang sa kanya 8 million, bakit kailangan niya pa i-video yan? Diba? Contradicting eh. Diba? Bakit ganyang kakakalma na nawalan ka ng 8 million? At the same time, kung baliwala sa'yo, syempre ang kakatwiran, mayayaman niyang bungo, kaya wala lang sa kanila 8 million. Kung wala lang sa kanila 8 million, bakit binroadcast mo pa ng ganyan? Diba, men? It doesn't add up. Kasi kung yung 8 million na yun eh malaki para sa'yo, abay, magwawala ka niyan. Ako nga sa halagang baka 1,000 nga lang, magwala na ako pag nanakaw yung 1,000 ko. Yung pang 8 million, tapos ganyan, engineer, yung buhay mo, naaawa ako eh. Ano yun? Bullshit. Engineer, ano ha? Ano ka muna? Mag-pray ka sa taas ha? Mag-pray ka sa taas. Ano? Gumawa siya ng magic sa buhay mo. Do some very mysterious way. Para ito ay opinion ko lamang ha. Ngayon, kung totoo naman na nangyari, wala naman akong magagawa. Pero for me, ano eh. Hindi talaga, ano eh. Eh, ewan ko, siguro dahil skeptic ako, ano? Diba? Sanay akong hindi maniwala sa mga napapanood ko, eh. Diba? Pero yung ganyang kakalma sa halagang 8 million, diba? Bawi mo yung tiwala. Liliwanagin ko, ha? Ganito kasi yung argument ko. Bakit kay ganyan kakalma nang nadispal ko yung 8 million mo? Okay. Ang sasabihin naman ng mga ano, bungo, kasi yan, mayaman yan. Hindi naman masyadong kawalan yung 8 million. Hindi pa naman pala masyadong kawalan yung 8 million. Bakit inaano mo pa? Bakit binablog mo pa na ikakapahiya pa ng engineer? 'Di ba? Contradicting. 'Di ba? It doesn't add up. Ng tao, tiwala ng pamilya sa iyo. Magdasal ka ha, magdasal ka ha. Isama mo si Lord sa lahat ng plano mo ngayon ha. This bullshit. Malapit naman ako sa pagpapitya. Paano pa ako mag-aabit mo? Engineer, isama mo si Lord. Isama mo si Lord sa lahat ng decision mo tsaka sa lahat ng lakad mo. Binibigyan kita ng oras. Ha? Sige. 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 Okay, mag-iingat ka palagi. Magpag-pray mo yan, ha? Mabigat na pa prayers yan. I-confess mo lahat ng ginawa mo. I-confess mo lahat ng ginawa mo, engineer, okay? Maging totoo ka lang. Sige, engineer. Sa may videoan siya na nakaganyan, ano? Wala na yung pera to, wala na yung pera to. Wala, ano to? Walang luha, men eh! Ay, bakit na yun? Sa totoo lang, nasa pinakamabigat na parte ng buhay ako ngayon, na halo-halong emosyon yung nararamdaman ko, gal. Pero ano eh,
Hindi men eh, hindi ko nakita 'yon habang kausap mo 'yung engineer eh. Kasi you are trying to be nice eh. Kasi alam mo na nasa social media ka. Kaya dito nahahalata na fake 'yung ito. 'Di ba? Kasi nilagay mo naman sa public itong video na 'to. So free kaming i-analyze kung ano 'yung ginagawa mo dito. Kaya ako nasasabing fake to men, yung ano mo, yung dito yung sinasabi mo, iba dun sa ina-action mo eh. Ang sabi mo dito, marirewind ba ng konti? Wait lang ah. Tama ha? Wala na yung pera. Yung magsasalita siya ha, wait lang. Yan. Sa totoo lang, nasa pinakamabigat na parte ng buhay ako ngayon, na halo-halong emosyon yung nararamdaman ko, galit, konsensya. Galit, wala eh. Wala kang pinakitang galit dun eh. Nag-alapastor ka ngamin eh. Dun sa video mo nung una. 'Di ba? May video na pinakita si Makagago na maangas ka, na naghahamon ka ng pustahan noon. Panoorin niyo 'yung video ni Makagago regarding dito. Naghahamon siya ng pustahan. Na contradicting dito sa pinapakita niyang kabanalan at pag-handle ng situation na kasama si God. 'Di ba? Lahat ng emosyon na sa akin na ngayon, hindi lang usapan dito yung 8 milyon na nawala sa amin. Hindi pera eh, kundi yung pangarap para sa pamilya ko. Yun yung nawala, yung feeling na dapat panatag ka na this year magkakaroon kayo ng sarili niyong bahay. Putang ina, nawala pa. Bakit sa mga putang inang mga tao na mga pinupusta yung pera ng iba? Katulad ni Engineer Mike, now, may galit ako, yung emosyon ko sobrang taas, pero at the same time, nakakonsensya ako sa kanya, bakit hindi ako galit sa kanya? Galit ako sa desisyon na ginawa niya. Wala ito, kabullshitan yun. Hindi ka galit sa tao, doon sa desisyon na... If ever man, halimbawa, ganyan ang maano mo, mga siguro after 3 days or 1 week mo pa marirealize yan na hindi ka galit doon sa tao. Pero the moment na nalaman mo na nadispal ko nung tao yung pera mo, galit ka doon sa tao. Kaya ito, man, I'm so sorry ha, may fan ba nito? Tama naman yung sinasabi niya tungkol sa sugal. Kaya lang ito nakikitaan ko ng drama to, man eh. Maaring halimbawa, ito yung nakikita ko. Ito ha. Speculations ko lang to. Siguro, yung bahay na pinapagawa niya na yan ay naiyabang niya na. Tapos, hindi natuloy sa di malamang dahilan. Parang gumawa na lang siya ng paraan para sabihin sa tao na may ibang dahilan. Di ba? Kasi, ito, for me, artificial lahat ng ano mo eh. Dahil meron siyang pamilya, meron siyang anak na papalabas, buntis yung asawa niya. Doon ako nakukonsensya, sobrang mixed emotion na to the point eh. Hindi natin pwedeng tularan yung ginawa niya. Putang ina, pera ng ibang tao, pera ko. Pinusta niya sa kasino. Putang ina, like... Gusto kong maging example si Engineer Mike. Umabot siya sa pinakamalalim ng buhay niya ngayon. Siya ang maging talagang leksyon. May mali talaga, men eh. Tama naman yung sinasabi nito, pero yung nararamdaman ko sa vlog mo na to, may mali eh. Parang pinraktis mo yung sasabihin mo na yan eh. Parang nagpipreach siya, no?
Parang alam niyo yung ano, parang ad ito, parang part siya ng campaign para itigil yung online sugal. Parang ganon ang nababasa ko dito, or gumagawa siya ng bagong advocacy sa ano, sa social media. Sa mga taong sugarol, sa mga taong tarantado at abusado. Kasi si Engineer Mike, maraming Engineer Mike dyan sa buong mundo na na-addict sa bisyo, na-addict sa sugal. Tangina, tingnan niyo yung nangyayari, pre. Oh. Dahil sa sugal, dahil sa utang inang bisyo na to, nasira niyo yung buhay, yung pangarap ng ibang tao. Tangina, like, fucking, I'm losing myself, bro. Tangina! Tangina! Sa harap ka ng camera, nagagaganyan, man. I'm losing myself. Sobrang galit. Konsensya, kasi kaya kong gusto kong isigaw sa buong mundo na putang ina mo, Engineer, sinaksak mo ako patalikod. Pinagkatiwalaan kita. Sabay, babawi. Niwala ko na tunay kang tao ka. Binigyan kita ng opportunity to step up, maging magaling ka sa field na ginagalaw mo. Pero putang ina, bakit mo ginawa sa desisyon mo na magsugal? Isugal mo yung pera ng ibang tao. Ibang usapan yun. Kaya pasensya ka na, pre. Engineer, ipagsisigawan ko sa buong mundo na huwag niyong tularan yung tao na yan. Akala ko ididimanda mo. Dahil kayo yung magiging example. Siya mismo magiging example. Okay lang pala, pagsisigawan lang pala. Hindi naman pala ididimanda eh. Didimanda ba? Magiging kagaya kayo, miserable, sira ang buhay. Walang pinagkakatiwalaan. Lahat ng tao duda na sa'yo. Hindi lang ako, ha. Tandaan mo, hindi lang ako ang ginagawa mo at tinarantado mo. Engineer, ano ba yan? Yung full name ba ng engineer, ano? Nasabi ba yung full name ng engineer? Paano namin malalaman yung paano mo maipagsisigawan kung Engineer Mike lang ang alam namin? Ilan ba ang Engineer Mike sa buong mundo? Pero alam ko may post yata to, no? Na pinapakita yung tunay na engineer. Marami pang iba. Ginagamit mo pa yung pangalan ko para makautang sa iba. Utang ina. Marami akong mga messages, mga conversation na nagme-message sa akin ngayon na tang ina, ginamit mo yung pangalan ko. Kunwari, ipakita na yan. Ipakita na dapat yan. Diba? Nagawa mo naman i-broadcast yung usapan nyo, ba't yung messages sa'yo hindi mo ipakita? Kaya ko sa'yo ng cheque para ano, makautang ka ng milyon. Puta, kawawa yung mga kaibigan mo na inutangan mo ng milyon. Yung mga pinsan mo na inutangan mo ng milyon. Mga kliyente mo. Kami! Ako pa, engineer. Ang inaalam kong mabait ako. Sabi ko nga magdasal ka pa eh. Kasi naawa ako sa'yo. Kasi kahit galit ako sa'yo, nakukonsensya ako sa'yo. Pero pre, hindi pwedeng tularan yung ginawa mo. Nagmamonolog siya, no? Anyway, mga kababayan ko, hindi kaya convinced kayo doon. Ayan na, may pinakita nga na ano, nakita ko to somewhere eh. Ito yung matabang nakadilaw na to, yung engineer. Diba? Hindi, sa akin kasi, men, yung kanyang pinaglalaban dito, eh, ano naman, tama naman yun. Yung regarding sa sugal. Diba? Wala naman talagang panalo talaga sa sugal na yan eh. Kahit nga yung sa wedding, diba? Wala namang panalo dun eh. Eh, let's say, halimbawa, tumaya ka ngayon, nanalo ka ng 10,000, ano? Sa wedding ngayon. Eh, may inganyo ka pa niyan eh. Hindi mo namamalayan yung napanalunan mong 10,000 sa kakapusta mo araw-araw uli. Parang binabalik mo lang. Diba? Panalo pa rin yung ano, yung nagpapatakbo ng wedding. Parang anong nangyari doon, pinautang ka lang, tapos ibabalik mo pa. Minsan nga, kahit lampas na doon sa pinanalo mo, na ibabalik mo pa eh.
'di ba? Tapos yung sa sabong na 'yan. Ako proud ako sa tatay ko, hindi siya nalulong diyan eh. Kasi nag-try once yung tatay ko diyan sa sabong na 'yan. Nung natalo siya ng malaki-laking halaga, tumigil talaga siya. 'Di ba? Nainganyo lang siya ng mga kaibigan niya, pero yung mga kaibigan niya talaga milyones ang pinapatalo noon. I mean, oo, nanalo ngayon ano? Nanalo yung kaibigan niya. Tapos sa susunod na derby uli, pupusta uli, natalo naman. Parang ano eh, walang nangyayari min eh. Mas lamang yun na italo eh. Nanalo ngayon, di ba? Dahil nasarapan ka, uulit ka uli. Kahit yung ordinaryong mananaya na lang sa sabong, hindi na yung mismong involved dun sa derby. Ano, yung mga ano, nanalo ka ngayon, di ba? Then ano ka, may inganyo ka uli. Uy, mabilis pala ang pera dito, men. Di ba? Tapos, kasi hindi naman laging panalo dyan eh. Darating ang time talaga, matatalo ka eh. Pag nanalo ka, may inganyo ka uli magtaya dahil alam mo yung tatamaan mo malaki. Pag natalo ka naman, gigil ka uling tumaya, gusto mo makabawi. Wala, parehas na talo ka. Kahit din sa kasino, ganyan din. Diba? Yung pagka-kasino naman, eh, lalo na kung mapera ka naman masyado, hindi naman siguro masama yon. Kung halimbawa, gusto mo maglibang, no, yung mga mayayaman, ha, para sa mga mayayaman to. Ang kasino kasi hindi naman ano yan, pambuhay yan eh. Pwede siguro tumama ka once, tumigil ka na. Yung pumaldo ka na, tama na. Pero mahirap yon kasi naranasan mo yung sarap ng nanalo eh. Kaya gusto mong i-replicate yun eh. Yun ang pinakatukso doon pag gusto mong i-replicate yung success mo. Or pag natalo ka, gusto mo makabawi. Diba? Sa pagkakaalam ko, tatay ko lang ang nakagawa nun. Yung nanalo once, diba? Or natalo once, tumigil na. Diba? Wala na yung mentality na gusto ko makabawi. Para makuha ko yung pera ko, wala na. Kasi pag natalo, tama, bigay mo na, let go mo na yun. Kaya yung mga mayayaman kasi, may budget naman sila para dyan eh. Diba? Pinaghirapan naman nila yung pera nila. Diba? Eh kaya lang, dumadating yung point na, yun nga, minsan kahit mayaman, napapasarap yung beyond the limits na nung kaya nilang ipusta yung pinupusta nila. Dumadating yung point, pati may nababalitaan akong artista before na ganyan eh. Kahit kotse, inaano na, parang inano na sa financier para makabawi sa sugal. Wala talaga yung sugal na yan. Kahit na anong gawin mo. Diba? Pero bakit si Atong Ang yumaman ano? Bakit yumaman si Atong Ang? Well, siguro dahil siya yung nagpapatakbo ng pasugalan. Tama ba? Hindi naman siya yung... Siguro kung pumupusta siya, ano, isa siya sa mga matatalino na ano, aral niya yung pusta niya. Tsaka siya rin yung may-ari. Ba't nga naman yumaman si Atong Ang? Paki-ano nga, paki-share nga sa akin. 'Di ba sugal yung kinabubuhay nun? 'Di ba? Ay, nako, Diyos ko. Dito may video pa na dito ako na solidify na talagang medyo scripted to kasi ina nagsasalita siya dito. Eh, nagtiwala ako sa isang nagpi-preach siya. May ano eh, nilagyan niya ng piano background eh. Yung pagpi-preach niya dito, yung sugal, blah, 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 blah. Kaya for me, ang dating sa akin, artificial. Yung habang, hindi naman finiflex, ano? Pinapakita niya yung progress nung pinatayo niyang bahay. Hindi ko inakala na ngayon na lang ulit ako makakapunta. Tapos ganito yung dadatnan ko. Lahat ng mga butas na to, hindi pa nalalagyan. Tapos ito ha, ito pa yung ano, to April 7 itong video na to.
April 7 tong video na to. Tinanong siya dito eh. Kasi pwede kasi ang mangyari, ia-upload mo yung, in-upload ito ng April 7, eh sinot pa ito ng April 5. Tama? Or April 4, mas earlier. Pwede kasi mangyaring ganon. Pero dito, na-confirm natin to, pag pinlay mo tong video na to. March 15, simula nung iniwan at inabanto tong lugar na to. Tama. Tatanungin niya kung anong... At ngayon, makikita niyong lahat na itong iniwan at inabandon na bahay namin, ito yung nagagawa ng putang inang sugal na yan. Ah, wait, wait, wait. Doon yata sa pinakaunang-una. Iulitin natin sa pinakaunang-una. Yung yan yung petsa ngayon. April 7. Oh, April 7 sinabi doon sa video. So, meaning... April 7 sinot to, in-upload din agad nung April 7. Nang gabi. So, obviously, 9 PM siya in-upload eh. Or pinablik siya na 9 PM. Sinot siya ng April 7 din, same day, in-upload. Nalagyan niya na ng music. Tapos itong ano niya, itong isang ano niya, in-upload niya, ito oh, April 6 naman. So magkasunod na video in-upload. Kaya feeling ko ano talaga to eh. Pinagplanuhan eh. Nagagalit na ba yung iba? Diba? Pero don't get me wrong ah. Tama naman yung ano, yung pangaral niya sa sugal. Diba? Ang hindi ko lang naiintindihan kung ito ba ay scripted o hindi. March 15. Kasi nilagyan ng piano yung ano eh. Diba? Parang ang, kaya ang goal mo, kaya naglagay ka ng piano, para kunin mo yung loob namin na matouch doon sa video mo. Yun ang major red flag. Kaya ako nasabing ito ay for show lamang. Diba? May nilagyan ng piano. Dapat hindi mo na nilagyan ng piano yan eh. Parang natural lang. Kasi once na nilagyan mo ng piano yan, ng background piano, parang dinadramahan mo kami. Diba? Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.